Mataray na Lady Boss, laking gulat nang biglang nagising na hubad sa isang hotel room kasama ang isang lalaki. Pero paano kung mabunga nga ito at malaman na ang nakasama niya ay ang lampanyang empleyado? Parang namanhid na yata si Matilda sa nakita. Naabutan ba naman niyang nakapatong sa ibang babae ang fiancé niyang si Harold sa ibabaw ng kama? Pumunta nga si Matilda sa kondo ng fiancé dahil may bilin nga ang daddy niya tungkol sa kasal nila. Gayunpaman mukhang hindi na yata matutuloy yun. Napamura nga si Harold at mabilis na nagsuot nga ng boxers. "What are you doing here, Matilda?" Humalukip-kip nga si Matilda at pinanood nga si Harold at ang kabit nitong sobrang tarantang-taranta. "Pumunta ako rito para masabing gusto kang makausap ni Dad before our wedding. Pero ako na ang magsasabing hindi ka pwede." Inilabas nga ni Matilda ang phone niya at parang wala lang na kumuha ng picture. "Smile! Stop that, Matilda! Just what the heck?" Galit nga na sigaw ni Harold sa kanya. "Don't worry, I insist. Ako nang magsasabi sa pamilya natin na hindi na matutuloy ang kasal." Napairap na nga lamang si Matilda at lumabas ng kwarto. Sinundan siya kaagad ni Harold at malakas na hinila. Sinamaan naman niya ng tingin ng lalaki. Ang ayaw ni Matilda sa lahat, yung nawawalang poise niya. "Ano? Yan lang ang reaksyon mo?" Nahihinis nga na tanong ni Harold. "What do you want? Saktan ka? Start a fight with your bitch? Sorry to burst your bubble pero hindi ako katulad ng iniisip mo." Kalmadong saad nga ni Matilda. "Alam mo ba kung bakit ako naghanap ng ibang babae? Kasi ang boring mo at parang wala kang emosyon. Ni hindi mo man lang maibigay ang pangangailangan ko. No wonder boring ka rin sa kama." Nanguyam nga na sabi ni Harold sa kanya. Marahang lumapit nga si Matilda sa sira ulo niyang fiancé. "Paano mo nasabing boring ako kung hindi mo pa nasubukan?" Ngumisi si Harold. "Kung ayaw mo kong mawala, ibigay mo ang gusto ko." Hinaplos nga ni Matilda ang panga ni Harold pababa sa dibdib ng lalaki. Ngiting-ngiti naman si Harold kaya para masira ang pantasya ng magaling na lalaki. Hinawakan nga ni Matilda sa magtabi ng balikat at tinuhod nga ang nasa gitna ng mga hita nito. Napamura si Harold habang namimilipit nga sa sakit. "Matilda! Hindi ako nagsisising. Hindi ako pumayag na may mangyari sa atin. Maliit lang yan sa'yo. Mukha namang hindi ako mag-enjoy sa'yo." Walang pakundangang sabi naman ni Matilda. Humarap nga si Matilda sa babae ni Harold. Alam niyang may pagka-liberated nga ang sekretarya niya. Pero hindi niya inasahang aabot nga sa puntong ganun. Marahan nga siyang lumapit sa babae. "Ma'am," malakas na sinampal nga ni Matilda ang babae. "You are fired." Taas na ang umalis nga sa kondo ni Harold si Matilda. Pero nang nakasakay na nga siya sa kotse niya, doon bumuhos ang lahat. Tumulo ang mga luha niya nang naalala nga niyang mga insulto sa kanya ni Harold. Minahal niya kahit papaano si Harold. Yun ang gusto ng mga magulang ni Matilda, na maikasal siya sa anak ng mayamang ding pamilya. Sumunod lang si Matilda sa utos at kalaunan, natutunan na nga rin niyang mahalin si Harold. Gayunpaman hindi niya kayang maging pisikal muna kay Harold dahil traditional nga siyang babae. Yun ang hindi maintindihan ni Harold. At ang resulta, pumatong na nga sa ibang babae. Natagpuan na nga lamang ni Matilda ang sarili sa isang bar. Sumasayaw at lasing na lasing nga dahil sa dami ng nainom. Yun ang unang beses na pinakawalan nga niyang sarili. Malayo ang mundong yon sa mundong nakasanayan ni Matilda. Patalon-talon pa nga si Matilda nang biglang may nadapa nga sa harap niya. Napasinghap si Matilda nang kapitan nga ang mga dibdib niya. "Ano ba?" Naiiritang sigaw nga ni Matilda. Inayos ng lalaki ang salamin at nakangisi pa. "Ang lambot naman ito. Parang teddy bear. Bakit mo ko hinahawakan sa dibdib ha? At bakit mo pinipiga? Stress ball ba yan ha?" Sigaw nga ni Matilda sa lalaki. Ngumisi ang lalaki. Napapikit na nga lamang si Matilda. Sinapak nga niya ang lalaki kahit hilong-hilo na nagawa pa rin tumayo ni Matilda.
Aalis na nga sana siya sa dance floor, pero niyakap nga siya ng lalaki at sinayaw siya. Ano bang ginagawa mo? Mas lalong yumakap nga ang lalaki sa kanya. Ang lambot mo at ang bango mo. Para kang unan ko, pero yung unan ko, sinuntok ako. Kamukha pa ng crush ko. Crush mo yung unan mo? Sininghot nga ng lalaki ang batok niya. Oo. Lagi kong niyayakap yun sa gabi. Pareho na nga silang lasing. Pero inatake nga ng pinaghalong alak at pabango ang amoy ng lalaki. Hindi na malaya ni Matilda na nadala na nga siya sa sayaw ng estranghero. Magising na nga lamang si Matilda isang umaga na nasa isang hotel room na nga siya kasama ang isang lalaki. Lasing nga si Matilda pero tandang-tanda nga niyang naibigay nga niya sa natutulog na lalaki ang sarili niya. Mabilis na nagbihis nga si Matilda na hindi nga niya nilingon ang lalaki. Pagka-uwi nga ni Matilda, naligo na nga lamang siya at nagbihis. Kahit may hangover, kailangan pa rin niyang pumasok sa opisina. Good morning, ma'am. Tumango lang si Matilda. Puno ang elevator pero agad na nagsisialisan ang mga empleyado nang nakita nga siya. Tell to the HR that I need a new secretary. ASAP. Utos nga ni Matilda sa kanyang bagong PA. Yes, madam. Tinignan nga ni Matilda ang iPad niya. Tinignan niya ang appointments niya sa araw na yon habang naglalakad kasama ng floor ng opisina niya ang marketing department. Masyado siyang abala. Kaya hindi na nga lamang niya pinansin ang mga empleyadong bumabati sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Lampa na nga late pa. Sad nga lang isang empleyado bigla. Sorry, bakit ninyo ako nilasing kahapon? Tanong nga ng isang lalaki. Ang lalaking empleyado na kadarating lang. Basta ka nalang nawala kagabi. Natigilan nga si Matilda sa paglalakad. Pamilyar sa kanyang boses na yun. Napasinghap siya nang nakita nga kung sino ang lalaking nasa isang cubicle. What are you doing here? Hindi napigil ang tanong nga ni Matilda. Natapon ng lalaki ang basong may lamang mainit na tubig. Kaya napaso nga ito. Sorry, madam. Empleyado kita? Kilala mo ko? Tanong pa nga ni Matilda. Napalunok ang lalaki. Po? Kayo po ang boss ko, madam? Tinikom nga ni Matilda ang bibig. Mukhang hindi tanda ng lalaki ang nangyari sa kanila sa nagdaang gabi. Hindi siya nito kalala. Mabilis nga siyang lumakad pupunta sa opisina. Hiningi agad ni Matilda ang files ng lalaking yun. Kailangan niyang maging maingat. Hindi alam ni Matilda kung may plano ba ang lalaking yun sa kanya. He's your employee, ma'am. He's one of the marketing analysts in the marketing department. 3 years na po si Bin dito. Sad pa nga ng isa sa mga employee niya. Kumunot ang noo ni Matilda. Bin? As in mani? Umiling nga ang empleyado. Bin po as in Mr. Bin. Yung cartoon character po. Kasama po sa pangalan niya yung Mr. pero Bin po ang tawag sa kanya ng office mates niya. Mas lalo pa po siyang nakumpero roon dahil lampa din po siya eh. Clumsy at madalas palpak pero magaling naman po siya sa trabaho. Kaya po siya tumagal dito. Huminga ng malalim si Matilda at pinagmasdan ng larawan. Pero pwede rin na mani kasi mahilig naman siya sa mani. Madam? Tanungan ng empleyado. Umiling si Matilda. Don't mind me. You may continue your work. Nagpaalam nga ang empleyado sa kanya. Huminga ng malalim si Matilda. Matagal na nga niya palang empleyado si Bean. Kung alam lang niya, hindi niya na nga sana pinutulan pa. Ibinuhos nga ni Matilda ang stress at frustration sa trabaho. Anong nakuha niya? Another stress na naman para kay Matilda. Pinauwi na nga ni Matilda ang personal assistant niya, kaya wala na nga siyang ibang uutusan pa. Walang laman ang water dispenser niya, kaya pumunta na nga lamang siya sa pantries ng employees. Tahimik at madilim na nga rin ang floor. Wala na kasi ang mga empleyado ni Matilda. Pagpasok nga ni Matilda sa pantry, napairit nga siya ng sobrang lakas pati ang taong nakagulatan niya. Napasigaw nga sila parehas. Tinanggal nga ni Matilda ang flashlight sa tapat ng mukha ni Bean. Bakit ba nakatapat ang flashlight sa mukha mo? May kumot pang nakabalot sa'yo.
Akala ko tuloy multo ka. My gosh, Bean. Umawa nga ang bibig ni Bean. Kilala mo ako, madam? Napairap nga si Matilda at binuksan na nga lamang ang ilaw sa pantry. Kumunot ang noon ni Matilda nang makitang parang manghang-manghanga sa kanya si Bean. What? Tanong nga ni Matilda. Umayos ng tayo si Bean. Bakit po kayo nandito? Ano po pang gusto niyo, ma'am? Sagot pa nga nito. Tumaas ang mga kilay ni Matilda. Gusto ko lang ng tubig. Naubos na kasi yung nasa opisina ko. At kung may pagkain, pahingi na rin. Nataranta ka agad si Bean. Umupo muna kayo, ma'am. Ako na pong kukuha. Kinuha nga ni Bean ang tumbler ni Matilda pero wala sa sarili ang binata. Kaya inagaw na nga agad ni Matilda yon bago pa umawas ang tubig. Napupuno na. Hindi mo pa rin tinatanggal. Umawa nga ang bibig ni Bean. Sorry po, madam. Tumango na nga lamang si Matilda at namili na nga ng biscuits na pwede niyang kainin. Ano bang masarap dito? Ikaw, esta yung cassava cake, masarap. Napalunok si Bean at umiwas nga ng tingin. Kumunot ang noon ni Matilda. Cassava cake? Baka sa office mates mo yan. Umiling ka agad si Bean at may kinuha na nga sa refrigerator. Baon ko to. Pabaon to sa akin ni nanay. Siyang nagluto. Talaga? Umupo nga si Matilda. Nilapag nga ni Bean ang Tupperware sa lamesa na may lamang cassava cake. Sana magustuhan mo, madam. Tinikman naman yun ni Matilda. Masarap! Nahihiyang umiti na nga lamang si Bean at umupo sa harapan niya. Ang sipag at workaholic niya, madam. Tumunghay nga si Matilda kay Bean. Sabi nila strict ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Anyway, ikaw din. Bakit ikaw na lang nag-overtime dito? Inayos nga ni Bean ang salamin sa mga mata. Strict ka pero hinahangaan ka ng lahat, madam. At kung bakit nandito pa ako, tinatapos ko lang po yung trabaho ko bago ako mag-resign. Natigilan nga sa pagnguya si Matilda. Ha? Bakit? Marahang tumawa nga si Bean. Broken-hearted, madam. Babae? Tumango si Bean. Long-time crush ko since high school pa. That's too long. Bakit? Tanong nga ni Matilda. Tumikhim si Bean at umiwas nga ng tingin. Ikakasal na po siya, madam. Oh, yun na lang ang nasabi pa ni Matilda. Kawawa naman pala si Bean pero kawawa ba talagang lalaki? May nangyari sa kanila pero malas pa rin dahil hindi maalala ni Bean. Tinignan nga ni Bean ang cassava cake, bakit inubos mo? Kumunot ang noon ni Matilda. Akala ko ba, akin na lang. Binigyan lang kita pero hindi ko sinabing ubusin mo. Matamlay nga nasabi pa ni Bean. Napanganga si Matilda. Boss mo ko, so dapat pagbigyan mo ko. Tinatapakan mo ang pride ko, alam mo ba yon? Magkano ba to, ha? Boss kita, pero tao pa rin ako marunong makisama at nag-alok ng bagay na sinamantala mo. Isa pa, aalis naman na ako eh. Ilang taon na rin akong nagpapa-good shot. Tama na yon. At hindi kayang bayaran ang cassava cake ko. Made with love yan. Sad pa nga ng lalaki. Sagot naman ni Matilda. Anong gusto mong ibayad ko, ha? Love mo. Pwede. Tanong nga ni Bean. Pareho nga silang natahimik. Ilang sandali pa sabay na nga silang tumawa. Hindi makapaniwala nga si Matilda na magkakaroon nga siya ng ganitong interaction sa isang empleyado at sa lampang empleyado pa. Ang ganda mo kapag tumatawa ka, madam. Saad nga ni Bean sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Matilda. Palagi akong maganda, Bean. At Matilda na lang ang itawag mo sa akin kapag tayong dalawa lang. I like your humor. Hindi ka ba natatakot sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Bean. Anong hindi takot? Takot na takot ka mo. Napakasungit mo, nabangga mo nga ako nung high school eh. Hindi mo man lang ako tinapunan ng tingin. What? Kilala mo na ako dati pa? Takang tanong nga ni Matilda. Tumango naman si Bean. Schoolmate lang, scholar ako kaya nakapasok. Saka paanong hindi kita makikilala? Ikaw kaya ang untouchable campus crush noon. Hindi ko alam ang bansag na yan sa akin, ha. I just don't do boys. I came to school to study. Seryosang saad naman ni Matilda. Tipid nang umiti nga si Bean. Kung hindi mo alam, lampa at clumsy ako. Matalino man ako. Hindi pa rin kapansin-pansin kaya hindi mo ako kilala. Natahimik nga si Matilda. Tama si Bean. Hindi niya ito kakilala. Kung hindi pa nga nag-cross ang landas nila sa bar at may nangyari sa kanila,
Hindi mapapansin ni Matilda si Bean. Inalok nga ni Matilda ang kamay niya kay Bean. "We can be friends if you want. You know, ibang datingan mo sa mga tao na nakakasalamuha ko, you give me some fresh air." Suminghap nga si Bean. "Nakakahiya, madam. Hindi naman ako sobrang yaman katulad mo eh. Saka gusto ko nang mag-resign, gusto ko nang mag-move on." Napairap nga si Matilda. "So what? Bakit gagastusan mo ba ako? Gusto ko lang maging magkaibigan tayo. Isa pa kung magre-resign ka man sa company ko, hindi na ba tayo pwedeng maging friends? Ayaw mo? Kapag nag-move on ka, may friend ka na." Saad pa nga nito. Umawang ang bibig ni Bean. "Sigurado ka ba?" "Lampa ako, ma'am. Isa pa, hindi ko yata kayang maging kaibigan mo." Napailing nga si Matilda. Hindi gusto ni Matilda ang pananaw ni Bean. Masyadong mababa ang tingin nito sa kanyang sarili. Napangiti nga si Matilda. "Trust me, we can be good friends." Tumango nga si Bean. "Sige na nga, pero mag-resign pa rin ako." Tumawa na nga lamang si Matilda. Tumayo siya at hinila nga si Bean. "Teka madam, saan tayo pupunta?" Tanong nga ni Bean sa kanya. "Ililibre kita ng dinner. Di ba inubos ko ang casa vacate mo? So kailangan kong bayaran." "Inaayaw mo ba ako mag-date?" Ngising saad pa nga ni Bean. Tumawa ulit si Matilda. "Yes, friendly date." Napasimangot nga si Bean. "Wala akong pera." "Ako meron, kaya tara na." Saad nga ni Matilda. Umiling si Bean. "May ipon ako, magkaibigan na tayo, diba? Ako muna ang taya, ikaw ang pumili. Basta wag ng sobrang mahal, okay? Wala pa akong sahod, madam." "Okay, but next time ako naman." Saad naman ni Matilda. Napasinghap si Bean. "May next time pa?" Tumango naman si Matilda. "Of course. Friends hang out. Ngayon lang ako may itinuring na kaibigan. Sana pabigyan mo ko." "Bakit ako?" Takang tanong nga ni Bean. Napangiti si Matilda. "I just feel comfortable with you. Without any judgment, Bean. Feel ko kaya kong hubarin lahat ng maskara ko kapag ikaw ang kasama ko." Kalalabas pa lang nila Matilda ng sasakyan nang biglang hinila nga siya ni Harold. Napadaing nga si Matilda nang bigla siyang malakas na sinandal ni Harold na kanyang ex-fiancé sa sasakyan. "Anong ginawa mo, ha?" Galit nga na sigaw ni Harold. "Ano bang problema mo?" Reklamo naman ni Matilda. Nagmura nga si Harold. "Pinahiya mo ako sa mga tao at kaibigan ko. Bakit mainilabas ang sa amin ng dating sekretary mo?" Ngumisi si Matilda. "Bakit? Totoo naman yun ah. Isa pa, anong gusto mong paliwanag ang ibigay ko sa parents natin? Buti nga ako ang nagsabi. Magpasalamat ka, hindi mo na kailangan mag-effort at mag-explain sa mga ginawa mo." Napapikit si Matilda na ngakmang sasampalin na nga sana siya ni Harold. Hindi lang natuloy dahil hinampas ba naman ni Bean ng bag nito ng maraming beses sa likod si Harold. "Ano ba, tumigil ka?" Sigaw nga ni Harold at sinuntok nga si Bean. Napahantusay ka agad si Bean. "Aray!" Nanlaki nga ang mga mata ni Matilda nang nakita nga ang dugo sa gilid ng labi ni Bean. "Sino may sabing awayin si Bean? Walang pwedeng umaway kay Bean kundi ako lang. Walang pwedeng umaway sa mani ko." Saad pa nga nito. "Mani mo?" "Oo, mani ko. He's my Bean. Kaya anong karapatan mo suntukin siya?" Saad pa nga ni Matilda. "Yan na ba ang pinalit mo sa akin? Ang lampang empleyadong yan?" Gigil na gigil nga na hinubad ni Matilda ang high heels at pinaghahampas nga si Harold. "Ikaw na lalaki ka? Nagsisisi akong pinatulan kita. Sinong lampa ha? Ano kung lampa si Bean? Eh ikaw babaero ka, manluloko, salot sa lipunan." Pumito nga ang guard ng building at inawat na nga si Matilda. Nagigil na gigil pa nga. "Huwag niyo akong pigilan. Susuntukin ko talaga yung si Harold." Sigaw pa nga ni Matilda. "Madam, walang pumipigil sa inyo." Umayos ng tayo si Matilda. "Ay wala ba? Sorry, nadala lang sa eksena. Pero susuntukin ko pa rin yan." Hinawakan nga ng mga guards si Harold at inikot-ikot nga ni Matilda ang braso niya bago patamaan nga si Harold. Umubo si Harold. "Walang hiya kang babae ka. Solid yung madama." Saad pa nga ng guard. "Ang galing mo, madam." Sabi panganid ng isang guard. Tumango-tango si Matilda at kumaway sa kanyang fans na guard. "Maliit na bagay. Huwag ninyo akong hawakan, aalis na ako." Sabi na nga lamang ni Harold
Habang masama nga ang tingin kay Matilda, napairap na nga lamang si Matilda. Lumingon kaagad siya kay Bean. Tinulungan niya kaagad ang kaibigan. Okay ka lang ba? Tanong nga ni Matilda kay Bean. Tumango si Bean. Ayos lang. Tinignan nga ni Matilda si Bean. May pasanga ito sa kalawang pisngi. Kailangan niyang gamutin yun. Tinulungan niya ang lalaking damputin ang mga gamit nitong nahulog. Let's go to my office. Gagamutin ko muna yung pasamo. Nag-aalalang saad nga ni Matilda kay Mr. Bean. Pagdating sa opisina, ginamot kaagad ni Matilda si Bean. Naaawa nga si Matilda sa lalaki. Nabugbog pa nga si Bean dahil sa kanya. Si Harold yun, di ba? Fiancé mo? Bakit gusto kanyang saktan? Nagtatakang tanong nga ni Bean sa kanya. Umiling si Matilda. Hindi ko na siya fiancé. Nakipaghiwalay na ako. He had an affair with my secretary. Niloko niya ako, in short. Biglang tumayo si Bean. Anong sinabi mo? Niloko ka ng mokong na yon? Yes, sagot nga ni Matilda. Niloko, nag-cheat ng babae? Tanong pa nga ni Bean. Napairap si Matilda. Oo nga. Ayaw mo pa yung term na niloko? Baka gusto mo na ring banggitin yung mga word na napagpalit at napagsawaan. Oo nga, Bean. Niloko ka ng fiancé ko. Totoo ba? Nangi-etches pa nga na tanong ni Bean. Gusto mo bang dagdagan ko yung pasamo, ha? Banat naman sa kanya ni Matilda. Tumawa na nga lamang si Bean. Pinapatawa lang kita. Ikaw naman. Napairap si Matilda. Whatever. Lalabas nga sana si Bean pero natatawang pinigilan nga ni Matilda ang lalaki. Anong gagawin mo? Kung susugod ka, sasama ako pero dapat wag na. Hindi worth it. Isa pa, tignan mo nga. Baka ikaw pang mabugbog. Kumunot nga ang noo ni Bean. Anong susugod? Ano namang panama ko kay Harold? Ang laki ng katawan ng lalaking yun. Utak ang lamang ko sa kanya. Then, saan ka pupunta? Tanong nga ni Matilda kay Bean. Pupunta ako ng CR. CR? Ano, kasi iiyak ka? Wala kang magawa para sa akin. Kasi lampa ka, clumsy ka? Wala kang ibubuga? Sinapo nga ni Bean ang dibdib. Aray kute, iniinsulto mo ba ako directly? Bakit ka kasi pupunta ng CR? Pupunta ako ng CR kasi natatai ako, madam. Ano, sasama ka? Saad pa nga ni Bean. Umawang nga ang bibig ni Matilda. Kadiri ka talaga. Saad na nga lamang nito. Tumakbo na nga kaagad papunta si Bean sa banyo. Hinintay na nga lamang ni Matilda matapos ng lalaki. Pagkalabas nga nito, masama nga niyang tinignan si Bean. Ang sama mong tumingin, madama. Nagugas po ako ng kamay. Natatawang sabi pa nga ni Bean. Mabuti na yung sigurado, no? Humalikip-kip nga si Ben at pabagsak na bumalik sa sofa. Umupo na nga lamang din si Matilda. Pareho nga silang natulala. Kahit paano, hindi inaasahan ni Matilda na kayang gawin yun ni Harold sa kanya. Wala kang sekretary? Tanong pa nga sa kanya ni Mr. Bean. Umiling si Matilda. Naghahanap pa lang. How about you? Ngayong araw effective ang resignation mo, hindi ba? Wala kang next job? May recommendation letter ka ba? Tanong nga ni Matilda. Umiling si Ben. Biglaan lang tong desisyon ko. Kasi akala ko may tatanggalin na ako sa puso ko eh. Kaso, nagbago yung isip ko. Saad nga ni Bean? Napalingon si Matilda kay Bean na nakatingin na pala sa kanya. Ano? Sino ba talaga yung gusto mo, ha? Parang ang special naman yata. Special talaga, madam. Siya lang ang babaeng ginusto ko sa buong buhay ko. Kaso para siyang bituin sa langit eh, ang hirap abutin. Para siyang bulalakaw na mailap kaya mahirap mahagilap. Kaso matandaan ako, ayoko nang magtago at gusto ko nang iris tong feelings ko. Natahimik nga si Matilda. Kung sino man ang babaeng yun, sa isip ni Matilda, swerte ito. Hindi man si Ben ang klase ng lalaking full package, ay kay gandang ipagyabang sa lahat, mawawala ng silbi lahat ng yun dahil masigit pa ang puro at malinis na intensyon ni Bean. Kaya pwede bang mag-apply bilang sekretary mo? Patuloy pa nga ni Bean. Umiwas nga ng tingin si Matilda. Magkaibigan tayo pero iba ako sa trabaho, Bean. Kaya mo ba ako, ha? Sigurado ka ba? Napangiti nga si Bean. Kakayanin, may madam. Ang tagal ko nang alam na 200% ang level ng kasungitan mo at pagiging strikta. Pero wala na sa akin yun, kan nakontento na lang ako ng 7 taong pasulyap-sulyap. Anong sinabi mo? Tanong nga ni Matilda.
Nang humina nga nang humina ang sinabi ni Bean. Ha? Wala, ang sabi ko, kahit anong ipagawa mo at your service, madam. Huminga ng malalim si Matilda. Sige na nga. Bumalik ang ngiti sa mga labi ni Bean. Gagalingan ko sa pagiging sekretary mo. Napairap nga si Matilda. Galingan mo talaga. Para sumahod ka ng tama, lampak ka at palaging palpak. Ayoko pa naman ng sekretary na ganun. Pero katulad mo, gusto ko rin mag-risk. Gustong mag-take ng rest ni Matilda para kay Bean. Alam niyang kahit ganoon si Bean, pakiramdam niya, may ibubuga nga ang lalaki. Isa pa sumula ng aksidente ng gabing yun. Sa pagitan nila, parang may tumutulak nga kay Matilda na kilalanin pa nga si Bean. O nga pala, bakit mo niyang tawag mo sa akin? Dahil ba Bean ang pangalan ko? Tanong nga ni Bean kay Matilda. Dahil mahilig ka sa mani. Saad nga ni Matilda. Kumunot noo tuloy si Bean. Hindi ako mahilig noon, madam. May allergy nga ako sa peanuts eh. Tumawa si Matilda at tumayo na. Believe me, mahilig ka sa mani. Aalis na nga sana si Matilda para ibalik ang first aid kit nang hinila nga siya pabalik ni Bean. Naiiritang tinignan nga ni Matilda ang nakangusong si Bean at mukha pang nagtatampo. Gusto mo ba ng mani? Gusto mo ba ng mga lalaking mahilig sa mani? Mahilig ba sa mani si Harold, ha? Babalik ka ron dahil mahilig siya sa mani? Ano bang meron siya na wala ko? Pagdadrama pa nga ni Bean kay Matilda. Agad kinalas si Matilda ang kamay ni Bean sa kanya. Ano bang sinasabi mo, ha? Kukuha lang ako ng yelo kasi naubos na tong nasa ice pack. Ah, ganun po ba? Sige po, go! Nakangiting saad nga ni Bean. Napailing na nga lamang si Matilda. Ang weird ni Bean pero hindi niya maiwasang matawa. Si Bean ang happy pill ni Matilda sa boring niyang workplace. Nakahanap nga si Matilda ng pahinga kay Bean. Sobrang layo ng ugali at goals nila sa buhay pero hindi niya alam kung bakit ang dali nitong makasundo ang lalaki na kahit pumalpak pa nga ito, okay lang sa kanya. Ito na ang kape mo, madam. Hindi pa nga nakakalapit si Bean sa lamesa niya. Bigla na agad natapilok ang lalaki. Tumayo ka agad si Matilda. Iniwan nga ang trabaho para daluhan si Bean. Bean, ano ba namang ginagawa mo? Napasok ka? Mag-ingat ka naman kasi. Okay lang to. Nautal pa nga ang saad ni Mr. Bean. Kinuha nga ni Matilda ang kamay ni Bean. May pasok ka. Lagyan natin ng ointment. Dapat kung lampak ka, matuto ka naman gamutin ang sarili mo. Hindi pwedeng okay lang na hayaan mo niyang sugot mo. Abala nga sa paglalagay ng ointment si Matilda sa kamay ni Bean. Nang tumunghay nga siya, naabutan nga niya si Bean, natitig na titig sa kanya. Tumaas nga ang kilay ni Matilda. Bakit? Tanong nga ni Matilda. Umiwas nga ng tingin si Bean. Walang kwenta ang ex mo. Sinayang ka lang niya, madam. Tipid nang umiti naman si Matilda. Boring daw kasi ako. Hindi ako ideal girlfriend. Umismit nga si Harold. Boring? Hindi lang siguro kaya ng Harold na yon ang katulad mo. Independent ka. Malayo ang narating. Feel ko na intimidate lang sa'yo yun eh. Kasi masyado kang sobra para sa kanya. Tuloy ang napangiti nga si Matilda. Sanay na si Matilda sa mga taong humahanga sa kanya. Pero ewan niya ba? Kapag si Bean ang nagsabi, pakiramdam niya parang sobrang special niya sa lahat. O nga pala, madam. Pwede bang maimbita ka? Tanong nga ni Bean sa kanya. Saan? Birthday ko kasi ngayon eh. May simpleng handaan lang naman mamaya. Nagluto kasi si nanay para sa birthday ko. Punta ka. Really? Sige. I-clear mo na ang schedule ko sa hapon na to. Tumayo nga si Matilda at bumalik nga sa table niya. Talaga, seryoso ba? Tuwang-tuwa nga na tanong ulit sa kanya ni Bean. Hindi maiwasang matawa ni Matilda. Oo nga. Anong gusto mong regalo? Umiling ka agad si Bean. Kahit wala, madam. Masaya na ako makakapunta ka. Tumaas nga ang mga kilay ni Matilda. Kaibigan niya na si Bean. Mas lalo naman siyang hindi papayag na wala siyang dalang regalo para kay Bean. Napapikit nga si Matilda nang makaramdam nga ng hilo. Agad namang lumapit si Bean na tarantang-taranta. Ilang araw na nararamdaman niya ni Matilda at panay din ang suka niya. Baka sobra niya lang sinagad sa trabaho ang sarili niya. Hindi na rin nakapunta pa si Matilda sa monthly check-up niya sa doktor. Okay ka lang? Anong masakit sa iyo, madam? Nag-aalalang tanong nga ni Bean sa kanya. Huminga ng malalim si Matilda at umiling. I'm okay. Please, back to work. Sigurado yan ha. Kapag may masakit sa iyo, tawagin mo lang ako sa labas.
Sad nga sa kanya ni Ben. Tumango si Matilda. Nagpatuloy na nga lang ulit siya sa trabaho nang nakaalis na nga si Ben. Inabala nga niya ang sarili sa buong maghapong yun. Pagkalabas nga ni Matilda ng opisina niya, naabutan nga niya si Ben kasama ang isang empleyado. Anong ginawa mo, Ben? Bakit bigla kang naging sekretaryo ng CEO dito? Sip-sip ka rin eh, no? Para resign ka pang nalalaman, dito rin pala ang bagsak mo. Anong balak mo, ha? Aakitin mo ba o pipikutin mo? Nalaman mo lang na nagloko si Sir Harold, pumapapel ka na kaagad kay Madam Matilda. Akala ko lang pa ka lang, ilusyonado ka rin pala. Pangmamaliit pa nga ng babaeng empleyado ni Matilda kay Ben. Humakbang palapit si Matilda. I believe hindi pa tapos ang office hours mo. Instead of belittling your office mate, why don't you just spend your time doing your work? Gulat na gulat nga ang babaeng mapangmaliit. Sorry po, madam. I don't tolerate this kind of attitude in my company. Kapag naulit pa to, I will fire you. Go back to work and leave my secretary alone. Masungit na sabi nga ni Matilda. Mabilis na sumunod naman ang babae kay Matilda. Tumaas nga ang isang kilay ni Matilda. Hindi niya mapapalampas ang ginawa nito kay Ben. Bakas nga ang takot sa mukha ni Ben. Pagkalingon niya, huwag ka sanang maniwala sa sinabi ni Brianna. Wala akong balak na akitin ka o pikutin ka. Wala akong intensyon. Tumango na nga lamang si Matilda. Alam niya yon. Mukhang katulad ni Matilda, nagkamali lang si Ben noong malasing nga ito. Hindi sinadya ni Ben na makita nga si Matilda sa bar at mauwi nga sa kama lahat ng pagkikitang yon. Matagal na ba yung ginagawa sa'yo? Binubuli ka ng office mates mo? Tanong nga ni Matilda. Umiling si Ben. Huwag mo nang alalahanin yun, madam. Tell me, anong ginagawa nila sa'yo? Kapag hindi mo sinabi sa'kin, hindi na ako pupunta sa birthday mo. Huminga ng malalim si Ben. Alam mo namang lampa ako, diba? At laging palpak. Yun ang ayaw sa akin ng mga katrabaho ko. Isa pa yung si Brianna. Dati kong kaibigan yon pero pinagtitripan ako. Hindi ako pala inom pero sa pakikisama nagawa ko. Nalusing ako tapos... Tapos ano? Tanong nga ni Matilda. Kinagat nga ni Ben ang pangibabang labi niya. Personal na bagay. Ayoko nang malaman mo. Umiwas nga ng tingin si Matilda. Kahit hindi niya itanong, mukhang alam na nga niya yon. Kung ganun, tama nga si Matilda. Hindi ginusto ni Ben ang nangyari. Pinasakay na nga lamang ni Matilda si Ben sa sasakyan niya bago pumunta sa bahay ni Ben. Dumaan muna sila sa mall. Pumasok nga sila sa isang mamahaling jewelry store. Nahihirapan ako kapag relo para sa lalaki. Anong mas type mo sa dalawang relong to? Tanong nga ni Matilda kay Ben. Ito na lang po. Mas simple lang at saka hindi agaw atensyon. Sagot nga ni Ben. Lumingon si Matilda sa attendant at ibinigay nga ang card niya. I will get this. Isusuot ko na sa kanya. Sure, madam. Sagot naman ang attendant. Lumingon ulit si Matilda kay Ben. Akin ang kamay mo. Umiling agad si Ben. Hindi ko matatanggap yan, madam. Kinuha nga ni Matilda ang kamay ni Ben at isinuot na nga ang relo. Magtatampo ako kapag hindi mo tinanggap ang gift ko. Happy birthday, Ben. Saglit lang tayong nagkakilala pero binago mo na medyo ang plain at dull kong buhay. Binigyan mo ng kulay. Salamat, ha. Napangiti na nga lamang si Ben. Salamat, Matilda. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasasaya sa mga sinabi mo sa akin ngayon. Napangiti na nga rin si Matilda. Tinawag siya ni Ben na pa sa pangalan niya. Para sa kanya, hindi na nga masamang maging kaibigan si Ben. Kahit aksidente lang, hindi magawang pagsisihan ni Matilda na naibigay niya ang sarili kay Ben. Pagkarating nga sa bahay, simple lang ang bahay ni Ben. Malinis din at naka-tiles. Napasinghap si Matilda nang bumungad sa kanya ang maraming mga bata. May ibang dalaga at binata rin sa loob. Kapatid mo sila lahat? Tanong nga ni Matilda kay Ben. Tumawa naman si Ben. Hindi, nag-iisang anak lang ako ni nanay. Mga pinsan ko sila. Napangiti nga si Matilda. Ang laki ng pamilya mo, ah. Ganyan lang sila kapag nandito. Pero kapag wala yung mga yan, kami lang ni nanay ang nandito. Saad pa nga nito? Pinakilala nga ni Ben si Matilda sa mga kamag-anak nito. Napangiti naman si Matilda sa mainit na pagtanggap ng pamilya ni Ben sa kanya. Sino siya, Kuya Ben? Girlfriend mo? Ang ganda naman niya! Sabi pa nga ng isang dalagita. Shaylee, tumigil ka nga.
Boss ko siya. Suway naman ni Bane sa pinsan. Tumawa si Matilda. I'm Matilda. Call me Ate Matilda. Boss ako ni Bane. Pero kaibigan niya rin ako. Natutuwa akong makilala kayong lahat. Sad pa nga nito. Wow! Hi Ate Matilda! Kaya pala parang ang sosyal mo. Sure ka kaibigan mo si Kuya Bane? Medyo syunga pa naman tong pinsan namin. Sabi naman ang pinsan na isa ni Bane. Sinalpakan na nga lamang ni Bane ng lumpiang Shanghai ang bibig ng pinsan nito. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Mabuti pa, pumunta ka na ron. Baka kung ano pang masabi mo kay Matilde. Tumawa na nga lamang si Matilda. Ilang sandali pa lumabas na nga ang isang ginang. Umawang nga ang bibig ni Matilda. Pamilyar sa kanya ang ginang na yun. Wait, kayo po yung helper sa school, sa kantin ng high school ako, hindi ba? Tanong nga ni Matilda. Ngumiti ang ginang at tumango. Ako nga iha, hindi ko alam na magkaibigan pala kayo ng tuwang anak kong si Bane. Siya, umupo na kayo at kumain. Kahit nang nakaupo na nga si Matilda, hindi pa rin siya makapaniwala. Naging mabait kasi ang nanay ni Bane noon sa kanya. Kapag malungkot nga si Matilda, palaging dinadagdagan nga ng nanay ni Bane bawat serving ng order niyang pagkain. Hindi naman kailangan pero na-appreciate niya yun. Para kasing sa paraang yun, may taong gustong mag-comfort sa kanya. Nanay mo pala siya. Nakangiting sabi nga ni Matilda. Tumango si Bane. Oo, matagal ka nang kinala ni nanay. Palagi nga kitang kinukwento eh. Kinukwento mo ko? Gulat nga na tanong ni Matilda kay Bane. Napalunok si Bane at umiwas ng tingin. Ang ibig kong sabihin, nagkukwentuhan kami ni nanay tungkol sa mga achievements mo dati. Siyempre, may malaking tarpaulin ka sa school kaya kilala ka ng lahat. Tumango naman si Matilda. Hindi niya may tanggi yun. Gumraduate siyang valedictorian ng high school. Tuwang-tuwa na hinainan nga ng nanay ni Bane si Matilda. Napangiti na nga lamang siya. Pati si Bane todo ang pag-asikaso sa kanya. Ngumiti ang nanay ni Bane. Hindi pa rin ako makapaniwalang magkaibigan na kayo. Aba Bane, parang kailan lang nung kinukwento mo sa akin tapos umiiyak ka pa. Nanay? Pagputol nga ni Bane sa sinasabi ng nanay niya. Gusto raw po ni Matilda ng kare-kare. Ibalot mo raw po. Nanlaki ang mga mata ni Matilda. Wala akong sinabi ah, Bane. Pinapahiya mo ko. Tumawa lang ang ina ni Bane at kumuha na nga. Kinamot na nga ni Bane ang batok. Sorry na. Okay lang naman yun. Isa pa, alam mo namang allergic ako sa peanuts kaya hindi pwede yun sa akin. Pinaluto ko lang kasi ang alam kong paborito mo. Suminghap nga si Matilda. Ngayon naman alam mo ang favorite na ulam ko. Napangiti si Bane. Alam din ni nanay, yun kasi ang madalas mong i-order nung students pa lang tayo eh. Kinagat nga ni Matilda ang pang-ibabang labi niya. Hindi niya inasahan yun. May mga taong kilala siya. Hindi dahil sa mga kaya niyang gawin. Kilala lang siya ng mga taong yun dahil sa simpleng katangiang meron siya. Para tuloy hinaplos ang puso ni Matilda. Hindi napigilan ni Matilda na idantay nga ang ulo sa balikat ni Bane. Napangiti si Matilda nang naramdaman nga ang paninigas ni Bane. Hinawakan nga niya rin ang kamay ng kaibigan. Salamat ha, at nakilala kita. Kung nalaman ko agad na nag-e-exist ang katulad mo, sana nagkaroon agad ako ng kaibigan katulad mo. Salamat, Bane. Huminga ng malalim si Bane. Basta para sa'yo, Matilda, gagawin ko kahit ano. Napangiti nga si Matilda. Ang lakas nga ng tibok ng puso niya. Kahit kay Harold, hindi niya pa nga yun nararamdaman. Pagkatapos kumain, tumambay nga muna sila sa veranda ng bahay. Hindi matanggal ang ngiti ni Matilda habang pinapanood ang pamilya ni Bane. Nagkakasiyahan pa nga ang mato at nagkaraoke. Ang ingay ng pamilya mo, no? Sabi nga ni Matilda kay Bane. Sorry, naiingayan ka ba? Sasabihin ko na itigil na yung karaoke. Nahihiyang sambit naman ni Bane. Tumawa naman si Matilda. Ano ka ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko lang sabihin, ang saya ng pamilya mo, nakakatuwa kayong tignan. Ngumiti nga si Bane. Ganyan talaga sila, siguro nasanay kang palaging tahimik sa inyo noon. Tumango si Matilda. Oo, palaging nasa business trip ang parents ko, Bane. Wala rin akong kapatid. Batang edad pa lang, I was trained to manage our company.
parang walang space para magliwaliw. Pero hindi pa naman huli ang lahat ha. Wala naman sa edad ang pagliliwaliw. Gusto mo matry magkaraoke? Nakangiting tanong pa nga ni Bean. Tumawa nga si Matilda. Hindi na pero salamat. Wala akong talent sa pagganta. Nakakahiya. Biglang tumayo nga si Bean at pumasok na nga sa bahay. Pagbalik nito, may dala na nga itong gitara at blanket. Hinila siya ni Bean patayo. San tayo pupunta? Tanong nga ni Matilda. Sa garden. May duyan doon. Doon na lang tayo tumambay para hindi masyadong maingay. Pagdating nga nila sa garden, pinaupo nga siya ni Bean sa duyan. Nakasuot ng dress si Matilda kaya na-appreciate nga niya nang biglang itakip nito ang blanket sa legs. Tinanggal nga ni Bean ang heels ni Matilda at pinataas nga ang mga paa niya sa duyan. San ka uupo? Tanong tuloy ni Matilda. Kinuha nga ni Bean ang isang bangko at umupo sa harapan niya. Okay na ako dito. Since hindi ka marunong kumanta, ako na lang ang kakanta para sa'yo. Mahinang tumawa nga si Matilda. Sige nga, kanta ka nga, galingan mo ah. Tumango nga si Bean at nagsimula na ngang tugtugin ang gitara. Nang kumanta na nga si Bean, hindi na nga matanggal ang ngiti sa labi ni Matilda. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Para pangang sasabog na ang dibdib ni Matilda. Talent ko to pero pamilya ko at ikaw lang ang nakakaalam. Huwag kang maingay ah, baka madiscover ako. Biro pa nga ni Ben pagkatapos kumanta. Lapit ka nga, malumanin na sad nga ni Matilda. Lumapit naman si Ben. Ang lamlam ng mga mata mo, inaantok ka ba? Marahang tinanggal nga ni Matilda ang salamin ni Ben. Umawang ang bibig ni Ben kaya napangiti nga siya. Tinignan ni Matilda ang buhok nito at inayos para makita nga ng maayos ang noo. Ang gwapo mo pala. Mahinang saad nga ni Matilda. Namumungay nga ang mga mata ni Matilda. Pati na nga rin si Bean. Matilda, ang haba ng pilit mata mo, ang tangos ng ilong mo, ang lalim ng dimples mo, ang pouty ng lips mo. Ang gwapo mo. Marahang tinapik nga ni Matilda ang pisngi ni Bean. Lalayo na nga sana si Matilda pero bigla nga siyang hinalikan ni Bean. Mabilis lang yun na para bang hindi totoong nangyari. Maging si Bean, nagulat nga rin sa ginawa niya. Para bang sobrang nag-guilty siya dahil nagnakaw nga ng isang bagay. Sorry, hinging paumanhin nga ni Bean. Magsasalita na nga sana si Matilda bago nakaramdam nga siya ng pagduduwal. Mabilis siyang tumayo para sumuka. Sorry, nakakasuka ang halik ko. Sorry, hindi ko sinasadya Matilda. Nadali lang ako. Tarantang-tarantang nga na saad ni Bean. Hindi alam kung hahawakan ba si Matilda o hindi. Gustong umirap ni Matilda. Masama na nga ang pakiramdam niya, puro overthink pa nga si Bean. Wala naman sa kanya ang halik na yon dahil masigit pa nga roon ang nagawa nila. Promise, hindi na kita hahalikan ulit. Mabaho ba ang hininga ko? Sorry talaga Matilda. Kumain ako ng bagoong kanina eh, kaya siguro nasusuka ka. Alam kong mali, dapat hindi kita hinalikan eh. Tarantang-tarantang nga na saad ni Bean. Hilong-hilo na nga si Matilda. Wala na nga siyang maintindihan sa sinasabi ni Bean. Ilang sandali pa unti-unti na nga siyang nawala ng malay. Nasa ospital nga si Matilda nang nagising siya. Umupo siya at inalalaya naman siya ni Bean. Hindi niya alam kung bakit siya nahimatay. Dahil lang siguro sa sobrang pagod. Hinaplos nga ni Bean ang buhok niya. Kamusta ang pakiramdam mo? Nataranta ko kanina kaya dinala na lang kita rito sa ospital. Hintayin na lang natin ang resulta. Ilang sandali pa dumating na nga ang doktor na nagtingin nga kay Matilda. Wala ka namang malalang sakit. Iwasan lang ang pagpapagod dahil nakakasama yan sa inyo, Mrs. Kumunot nga ang noo ni Matilda. Sorry, Doc. I'm still single. I don't have a husband. Umismid nga ang doktor. Ganun? 3 weeks ka ng buntis, iha. Parang bumagsak nga ang langit at lupa kay Matilda dahil sa narinig. Hindi siya makapaniwalang buntis siya. Hindi niya inasahang sa isang aksidente ang gabing yun. Magbabago ang buhay niya. Napatingin nga si Matilda kay Bean nang bumitiw ito. May anak kayo ni Harold? Garalgal nga ang boses na tanong ni Bean. Hindi makasagot si Matilda. Para siyang walang maintindihan na kahit na ano. Tahimik lang silang dalawa ni Bean nang ihatid nga siya nito sa bahay niya. Kinabukasan pumasok pa nga rin si Matilda sa opisina niya. Kaso wala nga sa desk nito si Bean. Hindi niya naiwasang magalala. Natigilan nga si Matilda nang nag-text nga si Bean na may sakit ito.
Naging boring tuloy ang araw ni Matilda. Kaya nga nang pumasok nga si Bean ng sumunod na araw, tuwang-tuwa si Matilda na wala lang ang ngiti sa mga labi niya nang nakitang namamaganga ang mata ni Bean. "What happened?" Nag-aalala lang tanong pa nga ni Matilda dito. Umiwas ng tingin si Bean. "Nagkasakit lang, ma'am, kaya namamaga." Kinagat nga ni Matilda ang pang-ibabang labi. Hindi niya alam kung bakit ang lamig ng pakikitungo sa kanya ni Bean. "May problema ba, Bean?" tanong nga ni Matilda. "Wala po, sige po. Magtratrabaho na po ako." Tumaas nga ang isang kilay ni Matilda. Biglang uminit nga ang ulo niya. "Tinataboy mo ba ako? Remember, I'm still your boss. Kung may problema ka sa akin, isantaboy mo muna." Padabog nga na pumasok sa opisina si Matilda. Sa kanilang dalawa, si Matilda ang hindi profesional. Hindi niya lang napigilan ang emosyon niya. Epekto siguro yon ang pagbubuntis niya. Naging abala nga sa pagtatrabaho si Matilda. Ilang sandali pa pumasok nga si Bean sa opisina niya at may dalang gatas para sa kanya. "Buntis ka? Kaya gatas ang dinala ko. Sa halip na kape." Imporma nga sa kanya ni Bean. Napairap nga si Matilda. "I don't need that. Just go back to work." Napayuko nga si Bean. "Sorry kung malamig ako sa'yo kanina. May pinagdaraanan lang ako." Kumunot ang noo ni Matilda. "Tungkol saan? Hindi naman siguro ako ang pwedeng dahilan. Kasi maayos pa naman tayo bago yung pagsugod mo sa akin sa ospital. Yung babaeng matagal mo nang gusto, siya ba ang dahilan? Kaya ba namamagayang mga mata mo at nag-sick leave ka pa kahapon?" Naiinis nga si Matilda sa sarili. Tunog nagseselos nga siya. Hindi dapat ganun. Pero alam niyang unti-unti na nga siyang nahuhulog kay Bean. Napasinghap nga si Bean. "Napansin mo ang mga mata ko? You're so transparent. Sa tingin mo ba hindi ko mapapansin?" Tanong nga ni Matilda kay Bean. Huminga naman ang malalim si Bean. "Kamusta ka? You're pregnant, Matilda. Anong balak mo? Babalikan mo si Harold?" "Huwag ka nang bumalik sa kanya. Kahit may anak kayo, huwag mo na siyang tanggapin ulit. Baka saktan ka lang niya ulit." Kumunot ang noo ni Matilda. "Hindi siya ang ama ng anak ko." "Ano?" Gulat nga na tanong ni Bean. Huminga ng malalim si Matilda. Siguro dapat ipaalala nga niya kay Bean ang namagitan sa kanila. Ayaw niyang lumaki ng walang ama ng anak niya. "Pakasalan mo ko, Bean." Diretsyong saad nga ni Matilda. Nanlaki nga ang mga mata ni Bean at namula. "Ano bang sinasabi mo? Nakipag one night stand ka, hindi ba?" Diretsahang tanong nga ni Matilda kay Bean. Nanghina ang mga tuhod ni Bean. "Paano mo nalaman yun?" "Hindi ko alam. Hindi ko sinadya. Nalasing ako ni Brianna. Hindi ko alam ang ginawa ko. Napagkamalan ko yung babae na matagal ko ng gusto. Hindi ko alam na ilusyon lang pala yun." Nainsulto nga si Matilda sa sinabi ni Bean. Kung ganun, iba palang babae ang iniisip ni Bean nang gabing may ginawa nga sila. Pinigilan nga ni Matilda ang magalit. Walang mangyayaring maganda kung paiiralin nga niya ang emosyon niya. "Ako ang babaeng yon, Bean. May nangyari sa atin. At ikaw, ang ama ng baby ko." Diretsyong sabi nga ni Matilda. Umawang ang bibig ni Bean. Halatang hindi makapaniwala. Napasigaw na nga lamang si Matilda nang nahimatay si Bean. Nagpatulong na nga si Matilda sa empleyado na buhatin si Bean papuntang sofa. Tinitigan nga lang niya ang lalaki. Alam ni Matilda na iba ang gustong babae ni Bean, pero gusto niyang mabaling ang atensyon ni Bean sa kanya. Ilang sandali pa nagising na nga rin naman si Bean. Huminga ng malalim si Matilda. "Okay ka na ba? Kung alam ko lang na mahihimatay ka sa sinabi ko, hindi ko na sana." Naputol nga ang sinasabi ni Matilda nang yakapin nga siya ni Bean. "Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Buntis ka. At ako ang ama. May baby tayo? Pakakasalan talaga kita, Matilda." Kumunot ang noo ni Matilda. "You look happy." Nagtatakang tanong nga niya. Hinawakan nga ni Bean ang magkabilang pisngi niya. "Matilda, pangarap ko to. Mahal na mahal kita, Matilda. Ikaw lang ang babaeng minahal ko." "Ano?" Gulat nga na tanong ni Matilda. Hinawakan nga ni Bean ang mga kamay niya. "High school pa lang tayo. Sobrang humahanga na talaga ako sa'yo, Matilda. Ginawa ko ang lahat para matanggap sa kumpanya ninyo. Kasi Matilda, kahit alam kong mahirap kang abutin, sapat na sa'kin kahit tanawin ka lang. 7 taon. Nakontento ako sa 7 taon na minamahal ka ng patago." Umawang ang bibig ni Matilda. "Kung ganun, akong babaeng sinabi mong matagal mo ng gusto?"
Kinagat nga ni Bean ang ibabang labi at tumango. Napailing si Matilda. Nahihibang ka na ba? Bakit mo gagawin yun? Dito lang tayo nagkaroon ng interaction na paanong... Umiling din si Bean at may tumulong luha. Hindi ko rin alam. Basang alam ko lang para akong hinele ng langit nang napansin mo ko. Nang kinain mo ang cassava cake na gawa ng nanay ko, pakiramdam ko kahit ganito ako, may pag-asa ako na pwede akong humigit pa. Nang mag-offer ka sa akin ng friendship para akong sinasayaw sa ulap, na hindi na lang ako hanggang tanaw lang. Sa wakas malaya ko nang tignan ka, malaya na akong marinig na tumawa ka. Bean, pinunasan nga ni Bean ang mga luha. Nang nalaman kong ikakasal ka, sobrang sakit. Kaya nga gusto kong mag-resign eh. Gusto kong tumigil na sa kahibangan ko. Nagbago ang lahat para sa akin simula nang naabutan mo ko sa pantry. Si Matilda na nga ang mismong nagpunas ng luha ni Bean. Hindi niya alam na may isang taong kaya siyang mahalin nang ganoon. Namumula na nga ang ilong ni Bean. Tapos ngayong nalaman kong ikaw ang babaeng yun, tadhana na siguro ang nainip sa akin kaya siya na ang gumawa ng paraan. May naalala na naman ako, pero akala ko ilusyon ko lang na ikaw yun. Naniniwala kasi akong imposibleng maging ikaw yun. Hindi ako, kasing yaman mo, pero sisikapin kong magtrabaho para sa inyong dalawa ng magiging anak natin. Mahal kita, Matilda. Pakakasalan kita. Napangiti nga si Matilda. Parang hinaplos nga ang puso niya sa lahat ng sinabi ni Bean. Kaya pala ang daming alam sa kanya ni Bean. Huwag kang masyadong kumilos, madam. Tarantang-taranta nga na saad ni Bean pagkapasok sa opisina ni Matilda. Pero bago pa makalapit na dapa na agad si Bean, umawang ang bibig ni Matilda. Kukuha lang ako ng tubig, huwag kang OA. Saka okay ka lang ba? Tumayo nga si Bean at inayos nga ang sarili. Ayos lang, hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Walang araw na hindi ako nadadapa. Natawa naman si Matilda sa sinabi nga ni Bean. Ikaw dapat ang mag-ingat eh. Huminga ng malalim si Bean. At saad pa nga nito, mabuti na lamang at hindi lalaking nagbubuntis. Hindi ko maalagaan ng maayos ang anak natin. Humalakhak na nga si Matilda. Alam mo kung ano-anong iniisip mo. Okay lang ako. Kaya ko, huwag kang masyadong mag-alala dyan. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako ah. Etong lunch mo. Pinagluto kita sa bahay bago ako umalis. Sorry, medyo na-late ako. Masuyong saad nga ni Bean. Parang hinaplos naman ang puso ni Matilda. Salamat, Tito. And ang thoughtful mo naman, Bean. Buti na lang ikaw nga man ang anak ko. Ang swerte ko naman. Nag-uusap sila ni Bean nang walang pakundangang pumasok sa opisina ni Matilda ang daddy niya. Galit na galit ito at tinignan silang dalawa. Ano na babalitaan kung buntis ka, Matilda? Kung hindi pa sinabi sa akin ng kaibigan ng doktor na tumingin sa'yo, hindi ko pa malalaman. Si Harold ba nga man yan? Abay, dapat ka nang panagutan. Ayokong maging disgrasyada ka. Litanya nga ng ama ni Matilda. Huminga ng malalim si Matilda. Enough, Dad. Hindi na ako babalik kay Harold. Hindi siyang ama ng baby ko. Kung ganun sino, bakit hindi mo sinabi sa amin ng mommy mo? Galit nga na sabi ng daddy niya. Pakakasalan ko po si Matilda. Ako po ang ama ng bata. Nanginginig nga ang boses na sabi ni Bean. Ano? Ikaw? Sino ka? Parang nagmamaliit nga na tanong ng ama ni Matilda. He's my secretary, Dad. Daritsahang sagot ama ni Matilda. Ano? Nabuntis ka ng isang hamak na empleyado lang? Nakakahiya, Matilda. Ano itong gulong pinasok mo at pumatol ka sa walang pangalan ng pamilya? Mariing saad pa nga ng daddy ni Matilda. Dad, don't say that. Bean is a good man. Hindi ba ayaw ninyong maging disgrasyada ako? Ito na nga, pananagutan ako ni Bean. Hindi pa ba kayo masaya? Wala akong pakialam kung hindi mo siya gusto. Matandaan na ako. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Saad pa nga nito. Hindi ako papayag na makasal ka sa lalaking yan. Ayokong lumaki ang anak mong hindi ka kasal. Pero hindi ko matatanggap ang lalaking yan sa pamilya natin. Mali ba nating pera lang ang habol niyan sa'yo? Sigaw pa nga ulit ang daddy niya. Sumakit ang ulo ni Matilda sa sinasabi ng ama niya. Alam niyang may ganoong standard ang ama niya. Nasasaktan siya para kay Bean dahil nahuhusgahan nga ng ganon ang lalaki. Wala po akong masamang intensyon sa anak niyo. Gusto ko lang pong panagutan ang ginawa ko sa kanya. At mahal ko po si Matilda. Wala po akong pakialam sa pera niya o sa kayamanan ng pamilya niyo.
Gusto ko lang gawin ang nararapat para sa maginako. Puno ng determinasyon na sabi nga ni Bean. Hindi ako papayag. Itatakwil kita, Matilda. Tatanggalin kita sa posisyon mo dito sa kumpanya. Tatanggalan kita ng mana. Sigaw nga ng daddy niya. Hinawakan ni Matilda ang kamay ni Bean. Buong buhay ko, palagi ko nalang sinusunod ang mga gusto niyo. Ngayon lang ako naghangad ng ganito. Pero hindi niyo mapagbigyan. Sige, itakwil ninyo ako. Wala na akong pakialam pa. Hinila nga ni Matilda si Bean palabas. Pinagtinginan nga sila ng mga empleyado pero wala nang pakialam pa si Matilda. Pagkasakay nga ng sasakyan, sunod-sunod na bumagsak ang luha ni Matilda. Niyakap naman ni Bean si Matilda. I'm sorry. Kasalanan ko ang lahat ng to. Nahihirapan ka dahil sa akin. Sad pa nga niya. Pero umiling lang si Matilda. Wala kang kasalanan, Bean. Desisyon kong ipaglaban ka kay Daddy. Desisyon ko rin na ipaglaban ang anak natin. Sinamahan nga siya ni Bean sa kondo niya. Malungkot nga si Matilda at laking pasalamat nga niyang inasikaso siya ni Bean. Paglabas niya sa kwarto, napangiti nga siya nang nakitang abala nga sa pagluluto si Bean at nakasuot pa nga ng cute na apron. Anong niluluto mo? Tanong nga ni Matilda, tumupo sa high chair. Tinola, para makahigop ka ng mainit na sabaw. Ito palagi ang niluluto ko sa akin ni nanay kapag may sakit ako o kaya malungkot ako. Nilapag nga ni Bean ang mangkok na may lamang tinolang manok sa lamesa. Napangiti nga si Matilda, tinikman yun. Ang sarap mong magluto, Bean. Kung araw-araw ganito, baka tumaba ako. Ngumiti naman si Bean. Maganda ka pa rin naman kahit tumaba ka. Tumaas nga ang kilay ni Matilda. Beauty fades, Bean. But beauty is diverse. Maganda ka sa physical, Matilda, pero maganda ka rin sa panloob. Yun ang minahal ko sa'yo. Namula nga ang pisngi ni Matilda sa sinabi ni Bean. Tiklop agad siya. Hindi makapaniwala si Matilda na napakilig nga siya ng lampang si Bean. Kumain ka na nga lang dyan, ang dami mong sinasabi eh. Tumawa na nga lamang si Bean at kumain na nga rin. Pagkatapos nilang kumain, si Bean na nga rin ang naghugas ng mga plato habang si Matilda nanonood lang ng TV sa sala. Matutulog ka na o gusto mo pa ng gatas? Masuyong tanong nga ni Bean pagkatapos gawin ang mga dapat gawin. Kinagat nga ni Matilda ang pangibabang labi. Dito ka na matulog, Bean, gabi na. Kinamot nga ng lalaki ang ulo. Sige, dito na lang ako sa sofa mo. Ihatid na lang kita sa kwarto mo. Ha? Bakit dito ka? Pwede ka naman sa guest room eh. O kaya sa kwarto ko. Suwestiyon nga ni Matilda. Umiling si Bean. Hindi pwede. Bakit? Boyfriend naman kita. Bakit hindi pwede? Ang conservative mo naman. May nangyari na nga sa atin eh. Mariing pumikit si Bean. Teka, boyfriend mo ko? Tumango si Matilda. Kaya walang mali kung tumabi ka sa akin. Namungay nga ang mga mata ni Bean. Hindi ako tatabi sa iyo ulit hanggang hindi tayo kasal. Pinapahalagan kita. Kaya pakiusap, Matilda. Huwag ka nang gumawa ng dahilan para hindi ko mapigilang angkinin ka ulit. Nanlaki ang mga mata ni Matilda. Gusto mong gawin ulit natin yun? Pwede naman na. Matilda, suway pa nga ni Bean sa kanya. Natatawang tumayo ang babae. O sige na, I will not tease you again. I'm sorry, ikaw kasi nagpipigal ka pala. Napadaing nga si Bean nang marahan nga niyang hinalikan nito sa pisngi. Muling natawa si Matilda. Tuwang-tuwa nga siyang asarin ni Bean. Halikan niya na nga sana sa labi si Bean pero mabilis itong umatras. Hindi mo ako pwedeng halikan. Kumunot pa nga ang noon ni Matilda. Ha? Bakit? May mouthwash ka ba? Biglang tanong nga ni Bean sa kanya. Meron. May bago ring toothbrush doon, nasa banyo. Sagot nga ni Matilda. Mabilis na tumakbo nga si Bean papuntang banyo. Humalukip-kip nga si Matilda. Hindi niya maintindihan ang inaasal nga ni Bean. Ilang sandali pa ay bumalik na nga sa sala si Bean. Okay na, fresh na. Sige na, halikan mo na ako. Sabi pa nga nito at ngumusa pa nga sa harap niya. Napatawa tuloy si Matilda. Hindi nga nito napigilang humalakhak. Natigil lang siya nang kabigin nga ni Bean ang batok niya at buong puso nga siyang hinalikan. Akala ko ba nagpipigil ka? Sambit pa nga ni Matilda sa gitna ng halik. Akala ko rin eh. Kinakapos ang hiningang usal nga ni Bean. Napatili na nga lamang si Matilda nang binuhat nga siya ni Bean. Namalayan niya na lang na nasa kama na nga sila pareho. Sabay nga nilang pinaparamdamang pagmamahal sa isa't isa.
Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Daddy. I work so hard for this company. Galit nga na sa ad ng daddy ni Matilda. Isang araw, wala ka ng karapatan sa kumpanya, Matilda. You bring disgrace in this family. Umalis ka na. Wala kang mapapala sa akin. Idadamay ko rin ang hampas lupang yon. Tumulo nga ang luha ni Matilda. Anong gagawin niyo kay Bean? Wala siyang ginagawang masama. Huwag niya siyang idamay. Sa kasakiman niyo. Malakas nga siyang sinampal ng daddy niya. Wala kang utang na loob. Ginawa lang namin ang alam naming makabubuti para sa'yo. Umiiyak nga na lumapit ang mommy ni Matilda sa kanya. Peace, anak. Huwag na kayong mag-away. Tumigil na kayo, Eduardo. Huwag mong saktan ang anak natin. Buntis pa rin siya. Hindi ko matatanggap ang batang yan. Umalis ka na rito. Doon ka sa ampas lupang yon. Tignan lang natin kung saan kangkungan ka pupulutin. Sigaw pa nga ng ama niya. Umiiyak na umalis na nga lamang ng mansyon si Matilda. Mahal ni Matilda ang kumpanya. Hindi niya inasahang sa isang iglap mawawala sa kanya yon na parang bula. Hindi pa naman siya sobrang maghihirap dahil may properties pa nga siya at may ipon siya sa bank account niya. Pero hanggang sa naabot yun, natagpuan na nga lamang ni Matilda ang sarili sa bahay ni Ben. Nang makita nga niyang lalaki, mahigpit niya itong niyakap. Sorry, Ben. Sinira ko ang buhay mo. Maintindihan ko kung ayaw mo na ako sa buhay mo. Umiiyak na sa adpa nga ni Matilda. Gumanti ng yakap si Ben at marahang tumawa. 7 taon akong naghintay. Sa tingin mo, sa ganitong dahilan lang ako matitibag? Hindi ako naghihintay ng ganito katagal para ayawan ka lang na ngayon. Pero paano ka? Ang karir mo. Kasalanan ko lahat. Natanggal lang naman ako sa trabaho. Hindi pa katapusan ang karir ko, Matilda. Kung hindi ako matanggap sa ibang kumpanya, dahil sa koneksyon ng daddy mo, may ipon naman ako. Sapat naman siguro yun para magtayo ko ng maliit na negosyo. Magsusumikap ako, lalo na ngayon, na mas may motivation na ako at dahilan. Kung mawala nga sa yakap si Matilda, may pera pa ako, tutulong din ako. Ngumiti lang si Ben at nilabas nga ang isang singsing. Pero bago yun, pakasalan mo muna ako. Mas lalong naiiyak nga si Matilda. Sigurado ka bang gusto mo akong pakasalan? Sigurado ka na ba talaga sa akin, ha? Tumango si Ben at isinuot nga ang singsing sa kanya. Oo naman, matagal na. Matagal ng kahibangan, pero palagi kong sinasabi sa sarili ko na kung hindi lang ikaw ang magiging asawa ko, wag na lang. Handang-handa na nga akong tumandang binata, kaso pinaglapit tayo ng tadhana. Hindi niya hinayaang mangyari yon. Salamat at lampa ako. Salamat dahil nadapa ako sa bar na yon. At sayo ako bumagsak, Matilda. Natatawang hinampas nga ni Matilda ang dibdib ni Bean. Baliw ka. Alam mo bang sobrang gastos mo kapag lasing ka? Huwag ka nang maglalasing ulit, ha? Opo, hindi na. Natatawang sabi pa nga ni Ben. At muli nga siyang niyakap. Dito ka na tumira. Malambing na sabi nga ni Ben. Tumango na nga lamang si Matilda. Pagpasok nila sa bahay, na abutan nga nilang nanay ni Ben sa kusina. Maging ito ay alam na nga rin palang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Matilda. Akala niya ay magagalit nga ang nanay ni Bean sa kanya. Pagpasok nga sa kwarto, napasinghap si Matilda nang makita nga ang isang unang may print na mukha niya. Napapikit naman si Bean sa sobrang hiya. Mabilis itong tumakbo at itinago nga sa cabinet ang unan. Bakit may unan ka na ganyan? Bakit may mukha ako dyan sa unan mo na nakaprint? Pinagnanasaan mo ba ako? Tanong pa nga ni Matilda. Nanlaki ang mga mata ni Bean. Hindi, ah. Mali ka nang iniisip. Alam mo namang crush kita simula nung high school pa lang tayo, diba? Yan lang kasi ang paraan ko para matitigan ka. Alam mo namang para sa akin, imposible ang mapansin mo ko. Humalakhak nga si Matilda at tinabot nga ang kamay ni Bean. Mahal kita, Bean. Mahal ka namin ni Bibi. Umawang ang bibig ni Bean. Mas lalong napahalakhak si Matilda nang yumakap nga sa kanya si Bean. Ngayon mo lang sinabing mahal mo ko. Sobrang saya ko. Mahal na mahal din kita, Matilda. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito. Napangiti na nga lamang si Matilda. Magkatabi silang natulog ng gabing yun. Simula noon, nagkaroon nga ng malaking pagbabago sa buhay ni Matilda. Hindi yon kasing rangya nga nang nakasanayan ni Matilda, pero willing nga siyang matuto. Samantala, sinimulan na nga ni Bean
ang negosyo nitong coffee and pastry shop. Nakakaiyak po pala itong sibuyas, no? Naluluhang saad nga ni Matilda. Tumawa nga ang nanay ni Bean. Masasanay ka rin dyan. Gusto kasi ni Matilda na ipagluto ng sinigang. Nababoy si Bean. Nalaman niya kasing yun ang paborito ng lalaki. Hindi siya marunong magluto pero mukhang madali lang naman kung pag-aaralan. Matilda, sigaw nga ni Bean. Kumunot ang noo ni Matilda. Ano nangyari, Bean? May nag-order sa akin na bulk order ng coffees and pastries para sa isang event. Tuwang-tuwa nga na sabi ni Bean. Napangiti si Matilda. Masaya ako para sa iyo, Bean. Lumapit nga sa kanya si Bean at yumakap. Sorry ah. Naging busy ako nitong mga nakaraang araw. Kamusta ang check-up mo? Next week ako nang sasama sa iyo ni baby. Gusto kong marinig ang heartbeat niya. Ano ka ba? Naiintindihan ko, naiintindihan ka namin ni baby. Ano bang gusto ninyong ipangalan sa anak ninyo? Singit nga ng nanay ni Ben. Ngumiti naman si Ben at hinalikan nga ang sentido ni Matilda. Si Matilda na po ang bahala sa name ng anak namin. Sure akong mahihirapan siya sa panganganak. Napaisip nga si Matilda. Kung babae, Griselda na lang ang gusto kong pangalan. Kung lalaki, gusto ko naman na Vanny ang pangalan niya. Ngumuso nga si Bean. Sana hindi mamana ng anak natin ang kalampahan ko. Sana mamana sa iyo lahat. Yung ganda mo at talino. Kahit sperm na lang ang ambag ko. Humalakak nga si Matilda sa sinabi ni Bean. Puro kalokohan talaga si Bean. Nag-aaway man sila tungkol sa maliliit na bagay, walang araw na hindi naman siya mapapatawa nito. Hinaplos nga ni Bean ang sing-sing sa daliri ni Matilda. Pangako pa kakasalan kita. Mag-iipon lang ako. Gusto kitang bigyan ng engrandeng kasal. Umiling nga si Matilda. Hindi naman kailangang engrande eh. Pero gusto kong ibigay sa'yo, Matilda. Deserve mo yun, kaya kaunting hintay lang. Tumango si Matilda. Pagkatapos magluto at kumain, tinulungan nga ni Matilda si Bean sa pagpack ng orders. Sumama na nga rin siya sa delivery. Kahit pagod halata nga ang excitement sa mukha ni Bean. Gayon pa man lumipas na nga ang 2 oras, hindi pa rin dumarating ang ka-meetup nila. Kitang-kita nga ni Matilda kung paano ma-frustrate si Bean. Umuwi silang lugmok na lugmok si Bean. Napasinghap na nga lamang siya nang biglang umiyak si Bean. Niyakap nga ni Matilda ang lalaki. Bean, okay lang yan. Baka kabawi rin tayo, okay? Hindi mapigilan nga ni Bean ang paghikbe. Binuhos kong lahat ng pera ko para sa order na to. Kung alam ko lang na naloko ako, hindi na sana. Sorry, Matilda. Ang tanga-tanga ko talaga. Binigo kita. Tinanggal nga ni Matilda ang salamin ni Bean. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala ka namang kasalanan eh. Hindi mo ako binigo. Pagsubok lang to, okay? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Matilda. Wala akong kuhenta. Hindi ko agad matupad ang pangako ko sa'yo. Hiyang-hiya ako sa'yo. Sino po ni Matilda nga ang mukha ni Bean? Makinig ka sa'kin. Hindi pa tayo kasal. Para sa'kin ikaw na ang the best asawa, tama. Kaya natin to. Malalampasan natin to. Tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Hinayaan nga ni Matilda na magpahinga si Bean. Halata ang pagod sa mukha ng lalaki. Huminga nga siya ng malalim bago lumabas nga ng kwarto. Hindi alam ni Matilda kung anong gagawin niya sa mga nasayang na order. Ginamit na nga ni Matilda ang platform niya para mabenta lahat ng yun. CEO siya pero personalidad din siya. Gagamitin niya yon para kumita ng pera. Ini-online selling nga niyang lahat ng yun. Napangiti si Matilda nang nakita ang sunod-sunod na orders. May ilang taong nagtatanong kay Matilda tungkol sa comment section. Nagtataka kung bakit nag-live selling na nga lamang siya. Anong meron? Tanong nga ni Bean. Pagkalabas sa kwarto nila, nang sumapit ang umaga, napangiti nga si Matilda. For delivery na ang lahat ng yan. Nag-live selling ako kagabi. Unfortunately, maraming nag-order sa akin. Dati ka na palang nagbe-bake. May mga suki ka na pala eh. Sana'y pinagpatuloy mo na lang. Kasi nasarapan daw sila. Sabi ko naman sa'yo, makakabawi tayo eh. Suminghap nga si Matilda. Nang yakapin nga siya ni Bean. Hindi mo kailangan gawin to pero salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko, Matilda. Napangiti na nga lamang si Matilda. We're partners. Sasamahan kita. Kahit sa hirap, hindi pa tayo kasal but I already committed myself to you. Kaya huwag mo nang dadalhin ang problema ng mag-isa, okay? Nang araw na yon, naging masigla nga si Bean. Napangiti na nga lamang si Matilda.
Masaya siya kapag masaya nga si Bean. Simula nang tanggapin nga niya sa buhay niya si Bean, pakiramdam ni Matilda na sila na nga lamang dalawang sa mundo nagtutulungan. Pero okay lang yun. They've got each other's back. May tumawag sa cellphone ni Matilda. Kabang-kaba nga siya nang makitang daddy niya yun. Hello daddy? Bungad nga ni Matilda. Itinakwil na kita pero kinakaladkad mo pa rin ako sa kahihiyan. You seriously did online selling? Hindi ka na nahiya. There's no class in what you're doing right now. Lita niya nga ng daddy niya. Huminga ng malalim si Matilda. Wala akong ginagawang masama pa. Marangal ang ginagawa ko. Walang masama ron. Huwag kang mag-alala, daddy. Patutunayan kong tamang pinili ko si Bean. Aangat kami ng magkasama. Hindi gamit ang kayamanan mo. Hindi. Wala kang gagawing maganda. Umuwi ka na rito at ipalaglag mo yung bata. Galit nga na sigaw ng daddy niya. Tumulo ang mga luha ni Matilda. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, daddy? Kaya mong pumatay ng anak ko? Na apo mo? Sobra ka nang nilamon ng pagkauhaw mo sa kayamanan at kapangyarihan. Hindi ko matatanggap ang batang yan. Tandaan mo yan, Matilda. Hindi ko kikilalanin yan, pati ang lalaking yan. Sigaw ng daddy niya bago patayin ang tawag. Kinagat nga ni Matilda ang pangibabang labi niya. Ayaw niyang malaman ni Bean ang pinagdaraanan niya sa pamilya niya. Marami na itong problema. Ayaw niya nang tumagdag pa. Dumaan nga sa hirap ang pagsasama ni na Matilda at Bean. Kahit ganun na natili pa rin silang matatag. Naging masela ng pagbubuntis ni Matilda, kaya naman napagastos nga si Bean. Pero okay lang, sinusubukan nga niyang kayanin. Lumipas ang mga taon, ang negosyong pinaghirapan nilang palaguin, unti-unting yumabong. 4 taon na nga rin ang anak nilang si Griselda. Hindi akalain ni Matilda na makukontento nga siya sa simpleng buhay. Yung sapat lang, pero masaya. Nasaan ang papa mo, Griselda? Tanong nga ni Matilda sa anak nila ni Bean. Humagigik naman ang bata. Shh daw po, secret po eh. Hindi raw pwedeng malaman ni mama. Kumunot ang noo ni Matilda. Sinabi yun ng papa mo? Inayos nga ni Matilda ang ipit ng anak. Iahatid niya pa kasi sa school si Griselda. Pagkatapos pumunta sa school, dumaan na nga si Matilda sa coffee shop nila. Suminghap si Matilda nang makita nga si Bean na nakikipagtawanan sa isang sophisticated na babae. Dali-dali siyang naglakad papunta sa lamesa ng mga ito at malakas din na nakitawa. Oo nga, nakakatawa yun no, diba? Kwento kayo, dali! Umupo pa nga si Matilda sa tabi ni Bean. Matilda! Sad nga ni Bean na kinakabahan. Good morning, Miss Matilda. I'm Ingrid. Pagpapakilala nga ng babae. Who are you? Bakit mo nilalandi ang asawa ko? Matilda, mali ka nang iniisip. Tarantang sabi naman ni Bean sa kanya. Lumingon si Bean kay Ingrid. I'm sorry. Thanks for the time. Thank you rin. Aalis na rin ako. Nakangiting sabi nga ni Ingrid bago umalis. Napairap si Matilda at tumayo na nga rin. Padabog nga siyang pumunta sa kitchen at sinundan naman agad siya ni Bean. Mahal naman. Nagsuot ng apron at hairnet si Matilda. Huwag mo nga ako matawag-tawag na mahal. Umalis ka na nga sa harapan ko. Doon ka sa cashier. Ako na rito sa kitchen, baka mahampas ko pa tong rolling pin sa mukha mo eh. Nangigigil ako sa'yo. Wala lang yun, mahal. Huwag ka nang magalit. Malambing na sabi naman sa kanya ni Bean. Umalis ka sabi eh. Babatuhin niya na nga sana ng rolling pin si Bean. Mabilis namang tumakbo si Bean na dapa pa nga. Dahil sa sobrang taranta, tumawa na nga lamang ang ibang baker na nasa loob. Inabala na nga lamang ni Matilda ang sarili sa pagbe-bake ng orders. Simula nang pasukin nga nila ni Bean ang ganoong negosyo, natuto na nga rin si Matilda ng baking at naging passion na nga rin niya yon. Closing na pero hindi pa rin pinapansin ni Matilda si Bean. Ano gusto mong dinner? Gusto mo ba ang mag-date tayo? Tanong nga ni Bean habang nagmamaneho ng sasakyan. Hindi sumagot si Matilda. Ngumuso nga si Bean. Mahal naman, iniisip mo pa rin bang may iba akong babae? Wala akong ibang babae. Masamang tumingin nga si Matilda kay Bean. Kung ganon, sino si Ingrid ha? Babae mo? Kahit cellphone mo ayaw mo lang ipahawak sa akin. Dati, wala namang problema kapag pinapakilaman ko ang mga gamit mo eh. May tinatago ka talaga sa akin? Please, wala akong ibang babae. Yung sa amin ni Ingrid, confidential yun. May business kamang hindi mo pwedeng malaman.
Sagot nga ni Bean. Ang kanina pang pinipigilang luha ni Matilda tuluyan na ngang bumagsak, lalo na ngayon na emosyonal nga siya dahil nagdadalang tao pala ulit siya. Sinungaling ka? Sabihin mo lang kung nagsasawa ka na sa akin ha, hindi yung niloloko mo ko ng harap-harapan. Bumaba agad si Matilda pagkarating nga sa bahay. Walang imik na nagtungo nga siya sa banyo para maligo. Paglabas nga ni Matilda, nakaupo nga si Bean sa kama nila at bakas nga ang lungkot sa mukha. Mahal, sa kwarto ko ni Griselda matutulog. Ayokong katabi sa pagtulog ang sinungaling at manuloko na gaya mo at nagtatago ng sekreto sa akin. May pa-confidential ka pang nalalaman? Lumabas nga si Matilda at padabog na sinarado nga ang pinto. Nasaktan nga si Matilda sa ginagawa ni Bean. Dapat lang na maramdaman nga ni Bean ang galit niya. Anong karapatan ni Bean na saktan siya? Kinabukasan wala na nga si Bean sa bahay nila. Pumasok na nga rin si Griselda, ang nanay na nga lamang ni Bean ang naabutan niya sa bahay. O nga pala anak, may dadaluhan akong kasalan. Samahan mo masana ako, Matilda. Pakiusap nga ng nanay ni Bean. Tumango nga ang babae. Sige lang po, hindi naman po ako pupunta ng coffee shop ngayon eh. Tuwang-tuwa nga ang nanay ni Bean. Sige, magbihis ka na, nasa kwarto ninyo ni Bean ang susuotin mo. Pagdating sa kwarto agad ngang nagbihis at naghanda na nga si Matilda. Kumunot ang noon niya nang makita ang gown. Simple lang naman, ang white infinity dress at may strap pero agaw atensyon ang disenyo. Teka, bakit ganito ang gown? Ang ganda naman ata nito. Baka mas magmukha pa akong bride dun ha. Nagkibit-balikat na nga lamang si Matilda at sinuot yun. Nang lumabas nga si Matilda, bihis na nga rin ang nanay ni Bean. Akala ni Matilda siya ang magmamaneho ng sasakyan. Pero may puting sasakyan na roong nagabang sa kanila. Diyan po tayo sasakay? Bakit pang bridal car? Manghang tanong nga ni Matilda. Kasi ano, pinadaanan lang tayo ng bride. Alam mo na, special guest kasi ako eh. Tumatawang sad pa nga ng nanay ni Bean. Tumango na nga lamang si Matilda. Pagdating nga sa harap ng simbahan, nabigla na nga lamang siya nang bumaba ang nanay ni Bean. Sumilip naman sa sasakyan si Ingrid at idinikit ang belo sa kanya. Teka, ano nangyayari? Gulat nga natanong ni Matilda. Ngumiti si Ingrid. Unang-una po sa lahat, hindi po ako babae ni Mr. Bean. I'm your wedding organizer, Miss Matilda. Here just in time, halika na po. Naghihintay na po ang groom ninyo sa loob. Parang nakalutang nga sa ulap si Matilda. Sarado ang pinto ng simbahan. Hindi pa nga rin siya makapaniwala. Nangyayari ang lahat ng yun. Mas lalo nga siyang nagulat nang tumabi nga sa kanya ang parents niyang 4 na taon na nga niyang hindi nakita. Mom, Dad? Gulat nga natanong ni Matilda. Bigla na lamang bumuhos ang mga luha ng daddy niya. I'm sorry anak, naging malupit ako sa'yo. Mahal na mahal kita anak. All these years, napagtanto ko na mali ako. Tumulong nga ang mga luha ni Matilda na agad namang pinunasan ng mommy niya. Hindi mo alam pero matagal na kaming sinusuyo ni Bean. Alam niyang mahalaga kami sa'yo. Ayaw niyang pakasalan ka nang wala kami anak. Mas lalong tumulong nga ang mga luha ni Matilda. Wala na nga siyang pakialam kahit masira pa ang makeup niya. Sobrang palad niyang dumating sa buhay niya, si Bean. Sa pagbukas ng pinto, bumungad nga kay Matilda ang mga taong malalapit sa kanya. Napangiti nga siya nang nakita nga niya ang cute na si Griselda. Nang tumingin siya kay Bean, halatang kinakabahan ito pero buo ang loob na tumayo pa rin sa altar. Alagaan mo ang anak ko. Bilin nga ng daddy ni Matilda pagkatapos ibigay ang kamay niya. Napangiti si Bean. Habang nabubuhay po ako, sir, aalagaan at mamahalin ko po ang anak niyo. Nang nagkaharap nga silang dalawa, mahinang hinampas nga ni Matilda si Bean. Bakit mo ako ginulat ng ganito? Akala ko may ibang babae ka na. Humalakhak si Bean. I want to surprise you, mahal. Wala akong ibang babae. Tutuparin ko na ang pangako ko sa'yo. Pakakasalan kita. Tumango sa Matilda at bumulong. Simulan na natin. Pakakasalan na kita. Ang dami mong ginawa para sa akin kaya babawi ako sa'yo mamaya. Looking forward sa honeymoon natin. Namula nga si Bean sa sinabi niya. Natawa na nga lamang si Matilda. Wala na yata siyang mahihiling pa. At sobra nga nilang saya sa kasal at puno ito ng pagmamahal at pinangako na magiging sentro nga ng kanilang relasyon at pamilya ang Panginoon na nagbuklod nga sa kanila.
Sa pagmamahal, alam natin ang salitang sapat, subalit kapag may humadlang, handang hamakin ang lahat. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Matilda at Bean. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Julie, Nora Firagueroa, Augusto Sarafana, Ning Rafana, Jocelyn, Guding Golay, Minda, Rosemary Palaganas, Lourdes Bator, Jenjen, Kimberly, Enday Lebra, Febi, Augustus, Merlin Diaz, Merlilin, Linley Presbyteros Rose, Rex Roy, Neva Fajardo, Gloria Sanchez, Gloria Escobar, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang